Hey, what's up guys, and welcome back to my channel. Ano nga ba ang pinakamalalim na dagat sa mundo? Nung nasa murang kaisipan pa ang aking pag-isip, marami akong naririnig tungkol sa pinakamalalim na dagat sa mundo. Sabi nga nila ay dito matatagpuan sa Pilipinas, sa bandang Mindanao. Pero totoo kaya ito? Well, yan ang ating pag-usapan ngayon. Dito lang sa channel na kung iyong tututukan, ikaw ay may matutunan. Ang mga karagatan at dagat na nakapalibot sa mga kontinente ay nag-aalok ng maraming mga kababalaghan. Marami sa mga ito ay hindi pa natutuklasan ng mga tao. Ang malawak na mga tubig na sumasaklaw sa higit sa 70% sa ibabaw ng planeta na may hawak na 1.35 cubic meter ng tubig ay may mga talampas, lambak, kapatagan, bundok at mga kanal tulad ng nasa lupa. At kakilikiliw ang mga bundok sa ilalim ng tubig, kapatagan at iba pa ay malaki ang sukat kumpara sa mga nasa lupa. Ang mga bundok na nakalagay sa ilalim ng karagatan ay mas pataas kaysa nakikita natin sa lupa. At katulad nito, ang kapatagan ay mas patag. At sa gayon, ang mga trenches o yung mga butas na nasa ilalim ng dagat ay mas malalim. Sa katunayan, malalim ang karagatan at ang average na lalim ng mga karagatan at dagat na nakapalibot sa mga kontinente ay nasa 3.5 kilometers. Sa katunayan, ang bahagi ng karagatan na mas malalim kaysa 200 metro lamang ay itinuturing na malalim na dagat. Gayunpaman, ang ilang bahagi ng mga karagatan ay aakyat sa kailaliman ng ilang mga kilometro. Ngunit ano nga ba ang eksaktong pinakamalalim na dagat sa karagatan? Ayon sa mga siyentipiko, ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan ay yung point na kung saan ay kayang sukatin at kayang ma-access at matukoy. Ang bawat ganoong kalalim bahagi ng karagatan ay tinukoy bilang malalim na kanal. Ang pinakamalalim at pinakailalim ng trench ay tinatawag na saddle zone. Ito ay resulta ng pagbulusok ng mga trenches ng mga tectonic plate. Sa kasalukuyan, mayroong 46 na mga tirahan ng hadal sa buong karagatan. At ang mga tao ay kakaunti ang nalalaman tungkol sa mga rehiyon na ito dahil napakahirap pag-aralan ang mga bahagi ito ng mga karagatan. Narito ang isang listahan ng 5 pinakamalalim na dagat sa buong mundo. Pero bago natin simulan ang ating countdown, ay baka pwedeng paki-like at i-click ang subscribe button at paki-hit na rin ng bell notification icon para updated ka sa mga susunod kong uploads. Number 5. Ang Thermodynamic Trench ay isang submarine trench na nakasalalay sa sahig ng South Pacific Ocean. Ang Thermodynamic Trench ay umaabot sa paligid ng 1,000 km sa pagitan ng Louisville Seamount Trench at ng Hikurangi Plateau. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagbagsak ng plate ng Pasipiko sa ilalim ng Indo-Australian Plate. Ang Thermodynamic Trench ay may maximum na lalim na 10.04 kilometers. Kasama ang Tangga Trench sa Hilaga, ang Thermodynamic Trench ay lumilikha ng 2,000 kilometer ang haba, malapit sa linear na sistema ng subduction ng Thermodynamic Tangga. Ang trench ay tahanan din para sa iba't ibang mga species, kabilang isang species ng higanting amphipod na sumusukat humigit kumulang na 34 cm ang haba. Ilalim ng trench, ilang taon na ang nakalilipas. Alam niyo ba na noong May 2014, ang Nereus, isang unmanned research submarine na pinamamahalaan ng World's Hall Oceanographic Institution o WHOI ay sumabog dahil sa mataas na presyon o pressure sa ilalim na 9,990 meters habang ginalugad ang Thermodynamic Trench. Number 4. Coral-Kamchatka Trench ay ang isa pang pinakamalalim na bahagi ng karagatan na kabilang sa karagatang Pasipiko. Ang trench na ito ay may lalim na 10.5 kilometers at sumasaklaw sa isang kabuuang sukat na 102,000 square miles.
Ito ay nakahiga malapit sa Kuril Island at sa baybayin ng Kamchatka. Ang trench ay nabuo dahil sa subduction zone na makikita sa larawang ito na binuo sa panahon ng Cretaceous period na aabot sa 145 hanggang 66 million years ago na lumikha ng isla ng Kuril at mga Kamchatka volcanic arcs. Number 3, Philippine Trench, ang pangatlong pinakamalalim na point sa buong mundo. Ang Galathea depth sa trench ng Pilipinas ay 10.54 kilometers sa ibaba ng antas ng dagat. Ito ay kilala rin bilang Mindanao Trench. Well, totoo nga talaga ang nasa gawing bahagi ng Mindanao ang isa sa pinakamalalim na dagat sa buong mundo. Ang submarine trench na ito ay matatagpuan sa Philippine Sea, kumakalat sa haba na 1.32 kilometers at 30 kilometers ang lapad ng silangan ng Pilipinas. Kapansin-pansin sa iba pang mga kanal sa dagat ng Pilipinas, ang trench na ito ay nabuo dahil sa isang banggaan sa pagitan ng Eurasian plate at ng mas maliit na plate ng Pilipinas. Ang iba pang pangunahing mga kanal sa dagat ng Pilipinas ay kinabibilangan ng Manila Trench, East Luzon Trench, Negros Trench, Solo Trench at Cotabato Trench. Sinasabing itinuring ng mga scientist ang Philippine Trench bilang pinakamalalim na point ng planeta hanggang 1970. So tama talaga ang mga sinasabi ng mga matatanda dahil hanggang noong 1970 lang na na-confirm ng mga scientist ang mga paniniwala. Dahil ayon sa mga siyentipiko, ang trench ng Pilipinas ay mas bata sa 8 to 9 milyong taon na ang nakalilipas. Number 2, Tanga Trench, matatagpuan sa timog kanlurang karagatang Pasipiko at sa hilagang dulo ng Kermadec subduction zone. Ang Tanga Trench ay namamalagi sa paligid ng 10.882 kilometers sa ibaba ng antas ng dagat, na nakilala bilang Horizon Depth, ay itinuturing na pangalawang pinakamalalim na punto sa mundo pagkatapos ng Challenger Deep at ang pinakamalalim trench ng Timog Hemisphere. Ang mga kahabaan sa layo na 2,500 kilometers mula sa hilagang pulo ng New Zealand, hilagang silangan hanggang sa isla ng Tanga. Ang trench ng Tanga ay nabuo dahil sa pagbagsak ng plate sa Pasipiko. Natuklasan din ng mga mananaliksik na ang mga paggalaw ng plate na ito ay nagdudulot din ng malalaking vulkan sa trench ng Japan, pati na rin ng Mariana o Marianas Trench. Ayon sa mga siyentipiko sa dagat, ang mga sediment ng Horizon Deep na naglalaman ng isang pamayanan ng mga roundworm. Number 1, Mariana or Marianas Trench, matatagpuan sa kanlurang karagatang Pasipiko. Ang Mariana Trench ay itinuturing na pinakamalalim na bahagi sa ibabaw ng Taytay. Sa katunayan, ang Challenger Deep sa Mariana Trench na kilala bilang pinakamalalim na point, lumilitaw bilang isang piklat na hugis ng dasuklay. Ang sukat ng trench ay may sukat na 2,550 kilometers ang haba, 69 kilometers ang lapad sa average at may maximum na lalim na 10.91 kilometers sa Challenger Deep. Kasabay nito, sinusukat ng ilang iba pang pagsisikap ang pinakamalalim na bahagi sa 11.034 kilometers. Ang malalim na mga butas ng Mariana Trench ay nabuo dahil sa pagkabangga ng mga nagkakatatag na plate ng Oceanic Lithosphere. Sa panahon ng banggaan, ang isang plato ay bumaba sa mantle at ang pababang pagbaluktot ay bumubuo ng isang labangan sa linya ng kontak sa pagitan ng mga plato. Sa ilalim ng Mariana Trench, ang density ng tubig ay nadagdagan ng 4.96% dahil sa mataas na presyon sa dagat. Gayunpaman, ang mga paglalakbay na isinagawa sa iba't ibang oras ay naobserbahan ang pagkakaroon ng malalaking nilalang tulad ng isang flatfish, malaking hipon, malaking crustacean,
at kahit isang hindi kilalang uri ng snailfish. At dito nagtatapos ang ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta. Hanggang sa muli, ito po sa GLA Freelance Digital, signing off.